Isa pong pinagpalang Friday morning, mga ka-thoughts at mga ka-quarantine. Ngayon pong Biyernes ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong ay, ano ang argumento mo? Uy, bakit may argumentasyon dito? Argumento, bakit? Kasi ang ating pong gospel ngayon, hinango kay San Lucas, Kabanata 14, mga talata 1-6, ay patungkol doon sa moment na si Lord ay nakikikain, araw ng Sabado. Naroon siya sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseo. Pero ang maganda dito ay sinabi dito sa simula pa lang ay ano, binabantayan nila ang kilos ni Lord. Ah, 'di ba kasi yung mga nakalipas natin parang hinahanapan na nila ng butas kung saan nila pwedeng ipagdiinan si Lord. Eh ito nakikikain. Si Lord pinakakain. Eh ano sabi? Ah, ikaw ay sinasabing mayroong mga ginagawa, binabantayan ngayon sa kanya yon. Ito maganda. Ang binabantayan sa kanya kung anong gagawin niya. Ang ginawa naman ni Lord, ang pinaka-argumento niya ano, gumawa siya ng kabutihan. At dahil doon sa kanyang ginawa, inunahan na niya, ano ba? Dapat bang gumawa ng kabutihan sa araw ng Sabado? Yun parang ang kanyang inamit doon. Ano? Ang tanong nga niya ay, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga? O hindi? Aba, hindi sila makaimik kasi naroon na naman yung katotohanan na si Lord, higit kaysa kanyang salita, ang kanyang pinangahawakang argumento, lagi alam nyo kung ano, yung kanyang gawa. At palagay ko, ito rin yung isa sa pinakamahalagang dapat nating ilagay sa puso at sa isipan natin. The best argument we can always have to those who question sabihin na natin credibility of our faith is what? Our actions. The good deeds that we do, the actions that we do that prove the goodness of what we say through the goodness of our actions. Wow. Eh, ganun talaga eh. Kasi si Lord John, yun ang kagandahan ni Lord eh. Kung ano salita niya, yun ang kanyang gawa. At doon din naman tayo minsan masisilip na ano, kung ano yung salita natin, di natin magawa. Kaya nga, naririyan na naman ang malaking hamon sa ating lahat. Pagdating sa mga argumentasyon, pwedeng magbatuhan ng salita, pero sa totoo lang, pagdating sa dulo, hindi ang mahalaga yung sinabi. Hindi mahalaga yung salita. Ang higit na mahalagay kung ano ang ating naipakitang gawa. At sana, tayo po, tayong mga ka-thoughts, mga ka-quarantine, eh, by actions, we have proven already our faith. Not only by words, but by our actions, by the goodness of what we do. At yun, walang argumentong tatalo sa katotohanan na yun. Okay po, so sana, proven tayo. Siyempre, mapunta ulit tayo sa ating mga pagbati. Happy birthday po sa isang miyembro ng Apostolado ng Panalangin, si Brother Bonifacio Laracas. Happy birthday na rin po sa iba nating mga katots at ka-quarantine na sina si Ma'am Julie Mosca ng Globe Lipa. Ganyan na rin kay Benson Manalo, kumpare kong nasa Canada. Kay Donna Africa, aking pamangkin. Kay Aisen Mulieda, kay Riza Antig Mendoza, asawa naman ng pinsang kong si Bukal Aris or Bibong Mendoza. Ganyan na rin kay Majessica Amor Similia, kay Genelisa Anyana, kay JC Recto. Ganyan na rin po, special greeting sa 63rd birthday celebration naman ni Bishop Ruperto Santos ng Balanga, Bataan. Ganyan na rin po kina Lorraine Hulao, kina Chel Martiliano Handusay, kina Delia Lotto, kina Johan Denberlin. Happy birthday po sa inyong lahat. Mamaya kasama pa rin kayo sa aking prayers at sa pagdiriwang ng banal na misa sa mga intention nito. At siyempre po, hiling natin ang bukod sa pagbati ay prayers na rin po sa 4th wedding anniversary ni Ryan and Zen Abetria. And prayers na rin po for the eternal repose of the souls of Melanie Di Mayuga Latina at Oscar Salvador. Okay po. So again, bago ko tapusin ito at pang-closing na natin, siyempre ang paanyaya ko lagi sa inyo, prayers din po para sa lahat. Siyempre ang prayer ko para sa Marinduque, sana kami naman ma-spare of this coming typhoon. Pero kung ano man ang kalooban ni Lord, maging handa kami at maging kami matatag sa anumang pagsubok. Pero same prayers, dahil sabi ay parang nalihis, the same prayers we offer for sa iba pa nating mga kababayan na maaring daanan ng bagyong Rolly na palapit ng palapit. But basta mahalaga mga kapatid, pray with faith and believe that God is always there for us no matter what. Okay po? Eh siyempre, ang aking laging paanyaya sa inyong lahat, always be cyber missionaries, evangelize to social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel, TFTD Blessed and Blessing. Ano pa?
Kaya di siyempre, ang huwag kailanman kalilimutan, always be blessed and be a blessing in action.